Nag-iinit na usapan, umati ka bong bangayan. Diskusyon na may resolusyon sa kauna-una ang talakseri sa telebisyon. Face to face now with Miss Amy Perez. Hello mga sawsawerang, sawsawerang. Hanano ba tayo sa talakan? Saan ka ba? Sa puti o sa pula? Eh sa O'Brien, ready na rin ba? Masaya at energetic ang mga sawsawera at sawsawera. Ito na ang leader nila, si Hansi. Hi, Chang Ami! Naku! Ready na kami dito! Sawsawa na, di ba? Eh, saan po ba tayo? Uy! Face to face na! Sa nag-iisang talakserye at Barangay Hall on Air kung saan habang tumatagal, eh mas lalo po namin pinag-iigihan ang aming pong pagpapakita sa inyo ng mga makabuluhang diskusyonan. At dahil nga rin po sa inyong mainit na pagtanggap, eh talaga naman po, walang tigil ang aking puso talaga sa pagpapasalamat po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat mga kapatid! Ito lamang po ang programang walang ibang hangad kung hindi ang maaksyonan at masolusyonan ang mga isyu pong nagpapasakit ng ulo sa ilan sa ating mga kababayan, di ba? At ako pa rin po ang inyong Chang Ami na lagi nagpapaalala kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Hello lang at kamusta po sa ating mga kapatid na mga OFW na mga sawsawera at sawsawera dyan. Mga panang-panang face to face. Nanonood po sila sa pamamagitan ng internet. Salamat din po sa inyo ng marami. Hello kay Lisa Lucading Aquino from Israel. Kay Christian Santos from Jeddah, Saudi Arabia. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hayaan niyo po, iisa-isahin po namin talaga ang mga pangalan niyo para naman mabati at mapasalamatan namin kayo. At syempre, kasama na rin po dyan eh yung ating mga katalakan at mga spokesperson ng mga sawsawera at sawsawera. Eto na siya! Ang lume-level up na talaga dahil ang dami na niyang guesting, ha? Hindi na ako magugulat kung mabibigyan pa siya ng isang show dito sa TV5. At yun ang wish ko talaga para sa kanya. Eto po, ang aking kaibigan at kapatid na si Hans Martel. Love ya! Naku, alam mo ba, sobrang pasalamat ko nga kasi kung minsan naiimbitahan tayo sa mga kapatid nating programa dito sa Kapatid Network, kaya nakakatuwa talaga. Pero alam mo ba kung ano pang isang ikinatutuwa ko? Abay, eto ay ang pagpapakilala sa tatlong tao na talaga namang araw-araw may natututunan tayong bago. Alam niyo na kung sino itong mga ito, ang ating trio Tagapayo! Naku, abangan na naman po natin ang kanilang mga words of wisdom. Narito na sila, ang ating pong ate mula sa Public Attorney's Office. Sasagot sa ating mga katanungang legal, Attorney Trinidad Balmeo! At syempre naman po, ang ating pagkampi na talagang tagagabay para sa mas matuwid na landas. Ang ating pong spiritual advisor, Father Sonny Merida! Bakit kung minsan medyo namamali ang ikinikilos ng bawat isa sa atin. Narito po ang President ng Integrated Professional Counselors Association of the Philippines, abay, Dr. Rose Lianes! Ang mga tagapayo ng bayan, abangan ang kanilang mga aral mamaya. Chang Ami, back to you muna. Ito na, Hans. Kung dati, aba, love is in the air ang linya ng mag-asawang ito. Ngayon, parang I love you, goodbye na ang hirit nila sa bawat isa. Dating magandang pagmamahala na napalitan na ng awayan at pahiyaan. Teka muna, bakit naman ganon? Yan po ang ating face-to-face issue of the day. Ang dating masayang relasyon ng mag-asawa ay napalitan ng galit dahil sa di pagkakaunawaan. Masyado makinig bungang era eh. Pag nasa kalsada po ako, minumura po dun sa maraming tao.
Napapahiya ako doon sa mga chewing ko. Hindi totoo yun. Sinusursuran siya ng mga chewing niya. Hindi ako nga ng pambilibigas, hindi nagbibigay sa akin. Wala siyang trabaho. Nagiinom lang siya. Nung may trabaho ako, lahat naman po ng sahod ko sa kanya napupunta. Nagagampanan ko naman po yung mga pang-araw-araw namin na gastusin sa bahay. Nagpupuno na po ako sa kanya. Kaya ako po nasaktan. Magtrabaho po siya ng maayos. Magsikap siya para sa pamilya niya. Pag nasa labas ako ng kalsada, huwag mo naman ako murahin. May pag-asa pa kaya silang magkabalikan? Ating sama-samang tutukan dito lang sa Face to Face! Mga kapatid, tawagin na po natin ang nagrireklamong mister dahil nga daw po sa pagbubunganga. Nako, at mapapahiya pa raw po siya ng kanyang misis. Narito po, si Jose Boyet Makuroy. Pasok! Boyet, bago mo muna ikwento sa amin ang iyong reklamo, kwentuhan mo muna kami. So, paano ba kayo nagkakilala ni Mrs.? Ma'am, niligawan ko yan. Maganda ho yan, nung una. Bakit naman may ganun maganda yan nung una? Ngayon hindi na, ganun? Parang ganun na po, ma'am. Teka muna, baka naman pinapangit mo, hindi kaya boy, at baka naman kinonsumi mo. Hindi naman po, ma'am. Hindi. O, teka muna, ilan ba ang inyong anak? Ano na po, ma'am? Tatlo pa lang po, ma'am. Anong pangalan ni Mrs.? Mary Ann Alcala po, ma'am. Mary Ann. Okay. Kayo ay kasal? Opo. So, ilang taon na kayong nagsasama? Magpa-5 years na. Magpa-5 years. Kailan sa palagay mo nagsimula na itong problema ninyo? Mga anong taon? Yung dun po sa pangalawang anak po namin. Dun mo na naramdaman. Opo. Na nagbabago na siya? Opo. O ano? Nag-iiba na po yung ugali niya. Paano? Sa paanong paraan? Yung pala parang naisiraan ako ng bait, parang ganun. Bakit naman umabot sa ganun, boy? At ano naman ang ginagawa mo? Teka muna, bakit nagkakaganun? Pag nagkakaharap para po kami ng mga chewing ko, lumalabas po siya, pumupunta doon sa bahay ng chewing ko. Sinisigawan niya ako ron, kahit nasabihan siya ng mga chewing ko na huwag mo nang sigawan yung asawa mo, tawagin mo lang na mausay. Wala akong pakialam sa inyo, ginaganon niyo yung mga chewing ko. Teka muna, hindi naman nga tama yun at hindi maganda, mag-a-agree ang ilan sa mga nanay nating sausawera dito na hindi naman nga maganda na ginaganon ang asawa. O so yun ang nireklamo mo sa kanya. Opo, ma'am. Nadalas na, kumbaga naging madalas na yung ganon ang pangyayari, opo, sinisigawan kanya. Opo. Paanong pinapahiya kanya? Minumura niya po ako rin sa harapan ng mga chewing ko. Bakit naman daw? Akala niya kasi kahit na umiinom ako, akala niya gumagastos ako dun sa inuman. Hindi niya alam. So yun ang ikinagagalit niya. Yung opo, nakaupo ka dun, kasama mong mga chewing mo, hindi naman kayo nagkukwentuhan, pero opo, umiinom pa. Diretsahang tanong, masasabi mo ba na ikaw ay under? Parang ganun ako. Pero sa ano mo naman, kumbaga sa pakiramdam mo, hindi ka naman nagkulang, binibigay po, mo naman. Magkano ang naiabot mo sa kanya kung ikaw naman ay may pera? Ma'am, lahat ng sinasahod ko, binibigay ko lahat sa kanya. Magkano nga ang sinasahod pag mo? Pag nagtitinda ako ng isda, binibigyan ako ng chewing ko ng 250, binibigay sa ko sa isang araw? Isang araw po. Iniintrega mo naman opo, lahat sa kanya? Opo. So, sa iyong palagay, hindi ka naman nagkulang? Hindi o. O naging isang masamang asawa? Hindi o yo. Masamang ama? Hindi o. Anong pakiramdam mo matapos na nangyari yon na kumbaga parang napahiya ka sa harap ng mga chewing mo? Siyempre, mga lalaki yon, parang nakakalalaki bang dating? Opo, parang alos ayaw di ko na nga ako may harap yung mukha ko dun sa mga chewing ko eh. Kasi kahit dun sa mga tao dun na taga sa amin, alos ayaw ko na nga rin nung lumabas ng bahay pag umaga kasi nakikita nila ako. Nakikita ko rin sila. Sana pinaliwanag mo sa kanya na hindi naman maganda na ginaganong kanya? Hindi ko siya kasi tumatanggap ng salita pag kinakausap ko siya. Hindi siya kumbaga talagang pag sinabi niya, sinabi niya? Sinabi niya, oo. Ganun sabi niya, oo. Ganun yun. Natatakot ka ba sa kanya? Hindi naman, Pero diretso ang tanong, Boyet, mahal mo si Mary Ann? Meron pa rin nung pagmamahal, siyempre, nandun ako eh. Teka muna, bakit? Liliwanagin ko lang. Kayo ba ay magkasama ngayon? Hindi po. O naghiwalay kayo? O ano? Hindi, nasan dun siya sa nanay niya ngayon.
gano'ng katotoo na, boy, at ito medyo masela nitong tatanungin ko sa'yo dahil ayon sa aming research, nakakalungkot na umabot na kayo sa punto na binubugbog mo ang asawa mo. Opo, ma'am. At inaamin mo yon? Opo, ma'am. Inaamin ko po. As in, bugbog, Boyet? Sinaktan ko talaga yan. Bakit? Pinapakain ko yung anak ko dun sa bahay ng chewing ko. Hmm. Dumating siya na humingi siya ng pambili ng gatas nung maliit. Sabi ko, teka lang, hiram muna ako rito sa chewing ko. Hmm. Sabi ko, mamaya. Tapos ang ginawa niya, hinatak niya bigla yung bata na pinapakain ko. Hinatak niya akong bigla. Eh, nagalit ho ako. Parang ayaw niya akong tanggapin na mamaya na yung mamaya ko na ibibigay yung pera. Parang kaya mo siya tanggapin. Nasaktan? Opo. Hinatak niya ako kasi yung bata. Eh, umiyak ko yung bata kasi kumakain ho eh. Parang ang sinasabi mo dito, Boyet, nang dahil doon sa ginawa niya, parang nagdilim ang paningin. Opo. Mo, ganun. Opo. Anong nagawa mo sa kanya? Nasakal ko siya, tapos nasuntok ko sa katawan. Ha, kapatid, nalaman na po natin ang panig at sama ng loob ni Boyet laban po sa kanyang asawa na si Mean o Mary Ann. Ngayon naman po ay bibigyan natin ng pagkakataon na sagutin ni Mean ang mga pahayag ng kanyang mister. Narito po, si Mary Ann Makuro. Narinig mo lahat ang sinabi ng iyong asawa na si Boyet. Gano'ng katotoo yung sinasabi niya, hindi ka, parang lumalabas, hindi ka mabuting asawa at ina? Hindi po totoo yun. Siya po, lasinggero po yung asawa ko eh. Araw-araw po yan umiinom. Diretso ang tanong, Mary Ann, bungangera ka ba? Opo, kasi kaya po ako nagbubunganga dahil lasinggero po siya. Mga ka-face to face, itutuloy po natin ang face-off ng ating mga lovers ngayon. Pero tila ngayon ay enemies na. Atin pong nalaman kanina ang panig ni Boyet kung saan po sinabi niya ang kanyang mga sama ng loob sa kanyang asawa. Ngayon naman, Mean, bago tayo nag-break, tinanong kita ng diretsahan kung ikaw ay bungangera at ang sabi mo ay oo. Opo, bungangera po ako. Bakit ka naging bungangera? Dati ka bang ganyan? Hindi naman po. Anong nangyari? Kasi po lasing araw-araw po kasi siya umiinom eh. Oh, bakit hindi mo nasabi yung Boyet? Araw-araw ako umiinom, pero ako bumibili ng bigas tsaka ng gatas. Ikaw nga, wala kang ginagawa. Yung pag-alaga nga doon sa bata, hindi mo magawa. Araw-araw po yan siya umiinom. Wala pong ginawa sila ng mga chewing niya. Araw-araw po sila umiinom. Oh, pero doon ako nakakadiskarte ng pera. Pero ang sabi niya, oo nga, Boyet, alam ko yon. Doon daw siya nakakadiskarte nga ng pera dahil nga, minsan, hindi naman daw siya umiinom, nakaupo lang siya doon. Hindi, hindi po totoo yun. Hindi, totoo. Araw-araw dumidiskarte lang daw siya ng pera. Wala pong tigil yan sa kakainom. Araw-araw po yan umiinom yung asawa ko eh. Misan po hindi nga po nakakabili ng bigas ko. Wala pong pambiling bigas. Misan hindi po kami kumakain ng mga anak ko. Gano'ng katotoo ayon sa research namin na hindi mo naaalagaan ang mga anak mo dahil nga tinatamad ka, Mary Ann? Hindi, inaalagaan ko po yung mga anak ko. Siya nga po hindi nag-aalaga ng mga anak namin. Kargay nga, saglit lang eh. Paano ko mag-aalaga? Eh, naghahanap ako ng pera. Pero Mary Ann, hindi mo ba naisip na pagka ang asawa mo ay lagi mong binubungangaan at lagi mong pinapahiya, eh para mo nang tinutulak yan na iwan ka. Di ba yun ang kasabihan ng mga matatanda? Huwag mong papahiyain ang asawa mo sa harap ng maraming tao. Alam mo ba yon? Hindi ko naman po pinapahiya yan. Tinatawag ko lang naman po eh. Tinatawag ba yung minumura? Sinisigawan? Ayan nga po, binato niya ng plato. Ano yan? Binato niya po ng plato yan. Boyet, sabi mo kanina, nag-away kayo na dahil sa bata. Wala ka namang nabanggit na binato mo ng plato. Yung una pa yun, ma'am. Matagal na yun. Binato niya po yan. Ng plato yan eh. Labas nga po yung buto niya. Ilang beses ka ba ang sinaktan ni Boyet? Madalas po ako sinasaktan yan. Bakit daw?
Kahit hindi po lasing yan, binubugbog talaga ako niyan. Sabi kasi ni Boyet din, napansin niya na dun sa nung dalawa na ang anak ninyo, dun ka nagbago. Bakit? Kasi po ano siya, talagang naano lang po kasi ako, binubugbog niya talaga po ako eh. Binubugbog. Sinasaktan po nga ako niya sa harap ng mga tsuhin niya. Paano kang disasaktan? Sinasaktan ka niya? Ano po, nakikita na nga po ng mga tsuhin niyang binubugbog ako, hindi nga po inaawat ng mga tsuhin niya. Gano'ng katotoo na muntik mo na nga rin umabot sa punto na muntik mo na siyang pakulong? Bakit? Kasi po nga, grabe po yung ginagawa sa akin. Sinasakal po ako, yung sinasapak. Gusto ko lamang tanungin si Attorney Balmeo. Alam po natin yung sinasabi ng batas tungkol sa mga lalaki na nambubugbog ng kanilang asawa. Para maliwanagan lang si Boyet. Boyet, may bago tayong batas, yung Vowsy Law, Republic Act 9262, Violence Against Women and Their Children. Ang batas na to ay nagpapataw ng parusa ng pagkakakulong dahil sa ginawa mong pagbubugbog sa iyong asawa. Kung itutuloy niya ito, ay maaaring makulong ka. Yun namang attorney, yung bunganga ni Mean na medyo hindi niya maprenuhan ng konti yung ginagawa niyang pagpapahiya sa kanyang asawa naman sa isang pampublikong lugar. At ayon sa research namin, pero dininay ni Mary Ann na binubugbog din niya ang kanyang asawa na si Boyet. Paano naman yung mga lalaking nabubugbog? Boyet, at sa mga kalalakihang andirito, sa kasamaang palad, wala pang batas na nagpaparusa sa kung yung pagbubugbog ng asawang babae sa asawang lalaki. Maraming pong salamat, attorney. Oras na po, mga kapatid, para ilabas natin ang isang tao pong magpapatunay na si Mean daw po ay talagang isang pabayang ina at asawa sa kanyang mga anak at sablay din po sa mga gawaing bahay. Narito po ang kapatid ni Boyet na si Joselito Butog Makuroy. Pasok! Joselito, ano ba ang pagkakaalam mo kay Mary Ann? Anong pagkakakilala mo sa akin? Ano po, ma'am, si Mary Ann, ano talaga, tamado yan eh. Bungangera. Tsaka wala akong ano sa anak niya. Yung mga pamaki ko nga po, minsan, halos madalas nga po, dinadala sa FaceTime yan eh. Sa magulang niya, para yun ang pag-alagaan niya. Bakit tapos, daw? Ando siya sa bahay nila, ni mag-asikaso nung gamit nila sa loob ng pamamahay nila, hindi niya masikaso. Maglaba, maghugas, maglinis. Pero gano'n rin katotoo, Joselito, kasama ka ba nila Boyet na umiinom gabi-gabi? Umiinom din po ako sa kanila minsan. Pinapayuhan mo naman si Boyet tungkol doon. Kasi yun daw ang kinakagalit naman ni Mary Ann. At yung pambubugbog ni Boyet. Hindi naman po kasi ako pwedeng makialam sa away nila eh. Away po nilang mag-asawa yun. Oo. Away nilang pamilya yun eh. Tama rin po. Sa palagay mo, Kuya Joselito, bakit naging ganun si Mary Ann? Kasi ang sinasabi ni Boyet, hindi siya ganun dati. Maganda naman ang pagsasama nila. Hindi po, ma'am. Kahit nung umpisa po, ganun na po talaga. Kaya yung nanay ko nga po, galit na galit sa kanya nung dumating eh. Dahil yung ugali niya eh. Sabi niya po, ma'am, magbabago po daw siya. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagbabago. Hanggang sa naging tatlo na ang anak ninyo. Ikaw nga, di ka nga nagbabago. Binubugbog mo nga ako eh. Ano nga hindi bubugo eh, dahil sa bunga nga mo. Halos patayin mo na nga ako eh. Mga kapatid, oras na rin po para naman tawagin natin sa puntong ito ang tagapagtanggol naman po ni Mary Ann. Ang tsahin po niya na galit kay Boyet dahil nga po sa ginawang pananakit nito sa kanyang pamangkin. Narito po si Aling Sen. Tsahin po niya na galit kay Boyet dahil nga po sa ginawang pananakit nito sa kanyang pamangkin. Narito po si Aling Senaida Alcala. Pasok! Sandali lang! Bakit naman po, Nanay Senaida? Okay mo, nanakit, Nay! Sandali po.
Ano naman po ba ang ikinagagalit niyo kay Boyet? Sandali lang po. Ano pong ikinagagalit niyo kay Galit Boyet? Galit po ako dyan. Kasi gusto na kanya ko yung pamangkin ko. Wala ka na manakit. Eh, bakit? Ano ka na patayong sakta ka? Anong kayo ba sa kurena magsalita sa pamangkin ko? Oh. Ha? May karapatan ka rin? May karapatan ako, hipa ko yan. Sa bahay na, nakatira yan. Oh, bakit? Sa amin tumatakbo yan pag binubugbog ng asawa niya. Oh! Pero huwag mo sasaktan. Alam mo, babayaan ko yan, pamangkin ko yan. Mata face to face, mas sumitindi at umiinit pa po ang issue na umiikot po sa mag-asawang sina Boyet at Mean, kaya abangan po ninyo ang kanilang talakan sa pagbabalik po na nag-iisang talakserye ng bayan, ang face to face. Yan lamang po kayo. Natak niya ko ang bata. Natak niya ko ang bata. Natak niya ko yung anak ko. Natak niya daw yung bata. Kaya hindi inawat ako nung hindi ako inawat ng chewing ko dahil galito rin sa kanya yung chewing ko tsaka yung chayin ko na. Gano'n po ka totoo, Aling Sinaida, na mabunga nga po ang inyong pamangkin? Hindi naman po. Tungkol po sa alitan ng mag-asawang si Boyet at Mean dahil po sa kanilang gulo, e nadamay na po, nakikampi na ang kanilang mga kaanak. Ngayon po, kausap natin ang tsahe ni Mean. Liwanagin lang po natin, Aling Zenaida, bakit po kayo nagagalit kay Boyet? Kasi po, ano po ba ang naisumbong ni Mean? Kasi po, nung umuwi po doon sa bahay ng magulang niya, umiiyak po ng umiiyak. Sabi ko, anong problema na naman? Binugbog daw siya ng husto ng asawa niya. Nandun daw yung mga angkan, hindi man lang daw siya inawat. Oh. Alam naman, bakikilam kami sa... Nandun daw yung mga tsuhin. Eh, ba't din nila inawat? Alam nilang bagong panganak tong pamangking ko. So parang ang lumalabas po doon, Aling Sinaida, eh parang pinagtulungan. Oo. Si Mean. Hiramdam nyo sa kwento ni Mean. Sinabi po ba niya ang dahilan kung bakit siya nabugbog nung pagkakataon na yun? Hindi, hindi sinabi sa amin. Bakit po hindi tinanong? Anong dahilan? Bakit nabugbog ka nun? Nangihingi po ako ng pambiling bigas. Ayaw niya po magbigay ng pambiling bigas eh. Sabi ko sa kanya, ma'am. Sabi ko maghintay ka kasi manghihiram pa ako rito. Kumakain yan ba yung bata? Insidente na hinatak yung bata na kumakain? Hindi, hindi po totoo yan. Hindi po totoo yung sinasabi niya. Hinatak niya ako agad yung bata. Hinatak niya daw yung bata. Kaya hindi inawat ako nung... Hindi ako inawat ng chewing ko dahil galito rin sa kanya yung chewing ko tsaka yung chayin ko na... Doon pa siya na... Gano'n po ka totoo, Aling Sinaida, na mabunga nga po ang inyong pamangkin? Hindi naman po. Sa palagay po ninyo, sandali lang, bilang kayo po ay tsahin at nakakatanda, Aling Sinaida, sa palagay po ninyo, tama lang yung ginagawa ni Mean. Opo, kasi lasengo po di primero yan eh. So tama lang po ng asawang lalaki ay sigaw-sigawan, bungangaan po, tawagin. At ipahiya? Hindi po. O bakit hindi po ninyo nasabi yun, Aling Zenaida? Sinasabihan naman po namin siya. Ano po ang sabi niya? Oo naman. Ikaw, Kuya Joselito, nakita mo kung paano bungangaan opo, at ipahiya ni Mean. Kasi magkapit-bahay po kami, magkadikit lang po kami ng bahay. Kaya alam na lang po yung... Alam ko po kung ano nangyayari. May isa pa po na nais din magbigay ng kanya pong saloobin tungkol sa issue. Narito po ang kaibigan ni Boyet at kasama sa paghahanap buhay. Ang lagi pong nakakasaksi ng pamamahiya ni Mean, narito po, si Rocky Balboa. Rocky, gano'n na kayo katagal na magkaibigan ni Boyet? Matagal na rin po. Mga ilang taon na? Mga 3 taon, mga ganun po. Saang trabaho niya kayo magkasama? Isda po, naglalako po kami. Sa lalako ng isda? Opo. Ano ang nakita mo sa pagsasama nilang dalawa ni Mean? Nung una po talaga ayos lang. Mm. Nung tumatagal na po, nagkakalabuan na po sila. Paano nagkakalabuan? Kasi po si Boyet, umiinom kasi lagi ko po kasama umiinom yan. Okay. Ngayon, tatawagin na ito. Tapos susunod naman, tumamaya, babalik to si Boyet sa inuman namin. Ngayon, matigas din ang ulo kasi, inom ng inom. Susunduin ulit na ito. Mm. Ngayon, magmumula na si Mean. Ay, bumalik. Kasi nga naman din, Boyet, tinawag ka na, bakit bumabalik ka pa? Kayo naman dalawa. Kaya ako bumabalik doon kasi doon ako nakakuha na panggastos namin. At doon ka kasi nakakakuha ng libreng alak, ganun ba?
Hindi naman hugas sa ganun. Doon po siya nakakuha ng libreng ala kasi po doon sa amin, wala pong libreng ala. So pagka bumalik doon si Boyer, Rocky, anong sinasabi ni Marian? Nagagalit na. Siyempre, kahit ako rin naman din. Bubungangaan niya na. Tapos pag sinabi ni Boyer, teka lang, sandali lang. Eh maya-maya, magmumura na si Mayan. Dapat po, pagka, dapat po nilang gawin, ma'am eh. Pagka may problema sila, pag-usapan mo nila na mabuti. Hindi yung may kunti problema eh. Kito, talakan na eh. Dapat, pag-usapan muna na mabuti bago sila mag-away. Bago nila pag-anoan yung problema. Kaya tatanungin ko sa puntong ito, si Dr. Rose, bakit nga ba sa ating kultura, natural yung sinasabi nila na ang babae daw talaga, bungangera. Bakit ba nagiging bungangera? Ala, akong nalalamang research na pinagkukumpara ang babae at lalaki tungkol sa pagkabungangero, bungangera. Pareho yan. Bakit po ba nagkakagano ng isang tao? Ang isang tao ay nagbubunga nga lamang kung meron tayong tinatawag sa English stimulus na bubunsod sa iyo na maging bungangero. So dapat meron kang nakikitang karanasan. May dahilan, kumbaga. May dahilan, okay. May rason para magsalita ka, magingay ka, di ba? Sa mga problema ng mag-asawa, ang pamilya, puwera na lang ang nanay mo at saka tatay mo, ay dapat walang karapatang makialam. Eto, meron akong diretsahang tanong sa'yo, Dr. Rose. Tama ba o hindi nang ang babae nagkukwento sa kanyang mga magulang ng mga pag-aaway nilang mag-asawa? Para po sa inyo. Pwedeng ikwento sa magulang kasi yun ang pinakamalapit sa iyo. Ngunit, meron babala. Huwag gamitin yon kontra sa kabilang partido. Para sa iyo lang, para pangaralan mo ang anak mo, pero hindi para papag-awayin ang dalawang partido. Marami pong salamat, Dr. Rose. Hans? Okay, Chang Amin. Puti kumpara kay Boyet, pula naman kumpara kay Mary Ann. Mag-asawang medyo nagkakagulo na syempre lahat naman tayo sa bandang uli ay ang wini-wish natin sa kanila ay maayos pa rin naman. Pero pumili muna kayo kung sa kaninong side muna kayo mas panig. Go na mga kapatid, boto na! Boto! 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 Chang Ami, abay ako'y nagulat sa mga nangyari. Mas maraming pumapanig kay Boyer. Mga kapatid, sa pagkakataon pong ito, masinsinang kakausapin ng ating trio tagapayo ang ating pong mga bisita. Ano kaya ang konklusyon ng usapan nila? Maayos ba? At mabibigyang lunas kaya ang kanilang isyong kinakaharap ngayon? Yan po ang ating sabay-sabay na abangan dito lamang po sa pagbabalik ng Face to Face. Ang pinakamadaling solusyon dyan, paghiwalayin. Ang sabi ng batas at ng relihiyon, kahit anong relihiyon yan, magsama kayo till death do us part. Amy Perez would like to thank Philip Stein, Bello Medical Group, Claims and Prints, Dr. Steve Mark Gunn, Gloss Nails. Hans Mortel would like to thank Boardwalk, Your Fashion, Our Business, Drs. Manny and Pai Kalayan. Face to Face would like to thank AXN Time and Sports Shades, EC27 Guava Plus Organic Soap, Effectively Controls 27 Skin Problems, Ludi's Peanut Butter, A Tradition of Nutrition, F101 Direct Sales, Apparel and Shoes, Kape Alerto, alerto ka sa isip, salita at sa gawa, Zagu, PB Stuffed Bread, Home Appliances by Minami, galing ng quality. Mag-asawang sina Boyet at Mayan at naramdaman po natin ang galit at sama ng loob ni Boyet sa kanya pong asawa ni Mary Ann at ganoon din naman si Mary Ann sa kanyang asawa at nagkaroon din po ng pagkakataon na makapag-usap ng masinsinan ang ating pong mga panauhin at ang ating pong trio tagapayo. Saan kaya po hahantong ang pangyayaring ito? Maibalik pa kaya ang pagmamahalang dati po ay ubod ng tamis?
sa ating mga bisita, mahalaga po para sa amin na sa puntong ito, mapakinggan ninyo mabuti ang sasabihin po ng ating trio tagapay. Simulan natin kay attorney. Ang ating bagong family code ay nagtakda. Ang sabi nga niya, yung section 1, yung marriage ay hindi parang laro lamang. Sabi nga, tama yung sinasabi ng matatanda na hindi yung kaning isusubo at iluluwa pagkatapos. Napakahigpit ng ating batas, hinggil sa paghiwalay, pagpa-file ng annulment, o kung ano paman. Tandaan na hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng annulment. Talagang pinoprotektahan ng ating batas, lalo na ng ating konstitusyon, maging ang simbahang Katoliko, ang pagkasagrado ng kasal. Kaya lahat ay dapat gawin upang ang mag-asawa na nagkakaroon ng talaga namang pangkaraniwan ng hindi pagkakasundo ay mag-ayos para sa ikatatagumpay ng kanilang buhay mag-asawa at pamilya dahil may mga anak kayo. Sabi nga, nakikita ang tagumpay ng isang bansa kung ang pamilya, ang bawat pamilya ay buo at nananahan ng maayos at medyo mariwasa sa buhay. Salamat po. Maraming po salamat. At sa inyo, Dr. Rose Llanes. Nabigyan kayo ngayon ng pagkakataon na mag-usap-usap. Di ba yung narinig natin sa loobin ng bawat isa. Ngayon nakita na rin natin ang problema. Ang problema ay hindi dapat dagdagan ng isa pang problema. Ang problema, hinaharap para masolusyonan. Kung hindi natin naharapin yan ng diretso, dadami yan. Kasi may mga tao na kung minsan hindi man maganda ang hangarin, hindi para mapagbuklod kayo, kung hindi mapaghiwalay kayo. Kasi ang pinakamadaling solusyon dyan, paghiwalayin. Ang sabi ng batas at ng relihiyon, kahit anong relihiyon yan, magsama kayo till death do us part. Maraming pong salamat, Dr. Rose Llanes. Father Sonny? Boyet, kapag ako'y nagkakasal, palagi kong pinapayo sa lalaking ikinakasal na mahalin mo ang asawa mo, huwag gamitin ang kamay upang saktan ang iyong asawa. Dahil ibinigay ng Panginoong Diyos ang kamay, hindi upang gamitin sa pananakit. Ibinigay ng Panginoon ang kamay upang buksan at idampi at ipakita na mahal mo ang iyong asawa. Kaya hindi pa huli ang lahat. Magpakasal kayo sa simbahan at ipanatili ang pag-ibig ng Diyos sa inyo at ang pag-uunawa at suporta sa isa't isa ang pinakamahalagang bagay dito sa mundong ito. Maraming pong salamat, Reverend Father Sonny Derida. Matapos mong marinig, Boyet, ang sinabing payo sa inyong dalawa ni Mean ng ating mahal na trio tagapayo, paano mo ba gustong tuldukan ang problema niyong ito ni Mary Ann? Boyet, meron ka pang gustong sabihin kay Mary Ann? Ito, para sa pagsasamaan natin ulit, para sa mga bata, sana, baguhin mo na yung ugali mo. Babaguhin ko na rin yung ugali ko na yung sa pag-iinom, iiwas na rin ako. Tsaka yung mananakit ko sa'yo, hindi ko na rin uulitin. May papangako mo ba, Boyet, na sisikapin mo pa na magtrabaho ng... Opo, ma'am. ...ng lubos-lubos talaga para maibigay ang mga pangailangan ng asawa mo at ng iyong mga anak. Opo. Mean, matapos mong marinig ang sinabi ng asawa mo, may papangako mo rin ba sa kanya at sa aming lahat
nababawasan mo na o talagang ititigil mo na ang pagbubunganga mo? Babaguhin ko na po yung ano yung bunganga ko. Hindi ko na po siya mumurahin. Hindi ko na po siya paiyain sa labas. Boyer, mahal mo ba si Mean? Mahal ko po, ma'am. Mean, mahal mo ba si Boyer? Mahal ko po. O yun naman pala eh. Huwag niyo nang sakta ng isa't isa. Magmahalan na lang kayo. Mean? Magpapatigasan pa ba kayo kung sinong unang yayakap? Kung sinong unang hahalik, magpapatigasan pa ba? Kita mo si Boye tuloy ang naiiyak. Pagka naman ako nakakakita ng lalaking umiiyak, naiiyak naman ako din. Mean, yakapin mo naman ang asawa mo. Napakaswerte mo. At mahal na mahal ka. Oh, yun lang ang request niya. Huwag mo nang bungangaan. Aminan na po tayo, mga ka-face to face. Ano po bang aral ang natutunan natin ngayon tungkol sa ating issue? Nakalungkot pong isipin na hindi talaga nagampanan po ni Boyet at ni Mean ng maayos ang tungkulin nilang nakatalaga po sa kanila bilang ama at ina ng tahanan dahil nga po sa kanilang hidwaan. Pati tuloy po ang kanilang mga anak ay naapektuhan at tila naging mga biktima po ng pagmamatigas nila sa isa't isa, pagkakaroon ng di pagkakaunawaan, pagkakaroon ng pride, na talaga naman pong naging dahilan para hindi sila maging mabuti sa kanilang mga anak. Pero hindi pa huhuli ang lahat. Ang gusot na kanilang pinagdadaanan po ay hindi mariresolba sa bungangaan. Sa halip po ito ay mabibigyan ng magandang solusyon sa pamamagitan po ng maganda, maayos at mabuting pag-uusap. Narinig nga natin kay Reverend Sunny na tayo bilang tao ay dapat mag-ingat din po sa paggamit ng ating bibig. Sabi nga nila, dapat ito nagbibigay ng magandang blessing sa ibang tao, hindi kasiraan o kasamaan ng loob sa ibang tao. Kaya mahalaga na magpag-usapan pong mabuti at yung pagkakaroon ng pagkakaintindihan. Mahirap man o masagana ang buhay natin, masarap po tumira sa tahanan na punong-puno ng pagmamahalan. Maraming maraming salamat sa aking co-host na si Hans Martel sa Dance Squad in a B1 at B2 sa ating pong trio Tagapayo, ang ating naman pong mga sausawero at sausawera, at syempre higit sa lahat sa ating pong mga bisita na nagbahagi po ng kanilang tunay at totoong kwento. Hindi po ito gawa-gawa lamang o invento. Kaya naman po mga kapatid, nasaan man po o ano man ang inyong problema, nandito lamang po ang Face to Face para maging daan ang inyong mga hinaing, at yan po ay aaksyonan namin. Malugod po namin kayong tatanggapin at handa po kaming makinig sa inyong problema. Ako pa rin po ang inyong Chang Ami na lagi nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Sabi kasi sa akin ni Abby, hindi daw sa maling. Sabi sa akin, sandali! Face to face! Face to face! Face to face!